Gandang gabi po sa inyo, mga kapatid ko. At happy midweek po. Salamat sa yung magandang awitin, Sister Annalie, para po sa ating Panginoon at para din po sa ating kapatid. Mabuti na lang po at hindi pa kami tumayong tatlo kasi hindi po namin alam kung sino yung aawit. Kaya nagkaisa kami tatlo lang kami na lang, so buti na lang hindi pa kami tumayo. Salamat, sister. Ang aking pong topic ngayong gabi ay tungkol po sa panalangin. Na nagsasabi po sa ating pong kapanahonan ngayon kung saan po tayo ay namumuhay sa magulong mundong ito ay maaaring na may makaligtaan po tayo. Yun po ang pananalangin. Dahil po sa sobrang nating kabisihan sa ating mga gawain sa bahay, sa pag-aasikaso sa ating mga anak, sa minsan po ay nararanasan ko yan, so dapat pong magsumikap na lagi po tayong manalangin. Yan. Bakit po kailangan nating manalangin? Sa pamamagitan po, mga kapatid ko, ng pananalangin, ay atin pong ipinahayag ang ating pagsamba sa Diyos. Maaari po nating sambahin o manalangin tayo sa Panginoong Diyos saan man po tayo naroon at anuman po ang ating ginagawa. Wala po itong pinipiling panahon at kahit anong araw at oras po. Pwede tayong manalangin sa Panginoon din po, mga kapatid ko. At lalong-lalo na po kung tayo ay may mga kahilingan sa Kanya. Sa ating pong kapaligiran at saan man tayo ay pawang ang lahat ay patungkol po sa Diyos, di po ba, mga kapatid ko? At patungkol sa Kanyang kaluwalhatian. Atin tamang pong alalahanin ang tungkol sa Kanyang paglikha ay sapat na upang tayo po ay lagi natin siyang papurihan at pasalamatan sa pananalangin. Atin pong pararangalan siya. Pinakikinggan din po niya ang ating mga panalangin, lalo na kung mayroon tayong mga kahilingan. Lahat po tayo ay nakaranas na marahil na tugunin po ang ating mga kahilingan. Di po ba, mga kapatid ko? Alalahanin po natin ang Lord's Prayer, ang itinurong panalangin po ng ating Panginoong Jesus sa panahon ng kanyang mga alagad. Ito po ay nagsisimula at natatapos sa pagluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ibu bang umisa ay puro papuri at pasasanang pagluwalhati, pag-glorify po sa kanyang pangalan. At gayon din po sa hulihan. Naluluwalhati po ang Diyos kapag tayo ay nananalangin sa Kanya. Dapat po tayong maging mapanalanginin. Sangayon po sa 1 Tesalonica 5, talatang 17. Sapagkat ito lamang po ang tanging paraan upang maabot natin ang Panginoong Diyos. Ito ang susi upang mabuksan ang pintuan ng langit. So ano naman po kaya ang laman ng ating mga panalangin, mga kapatid ko? Siyasatin po natin, mga kapatid, na kung ito po kaya ay nakalulugod sa Diyos, niluluwalhati kaya ng aking mga panalangin ang Panginoong Diyos? Is my prayers Christ-likeness? O kahit tulad kaya ng Panginoong Jesus kung ako ay manalangin, yung buong puso, maningas at maalam.
Nalalaman po itong lahat ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid ko. Kaya kailangan nating siyasatin ang ating mga ipinananalangin, ipinagpapasalamat, at ang ating pong mga kailangan. Kanina po habang ako ay nagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos, eh, tinanong ko po ang aking asawa. Sabi ko sa kanya, ano ba ang magandang panalangin para sa isang, halimbawa, kasakay ka sa isang sasakyan na na-aksidente, tapos yung iba ay talagang malubha ang kalagayan, subalit ikaw ay ligtas, may galos ay wala ka. Ano ang magandang panalangin? Sabi niya sa akin ay, ipanalangin sila na tulungan na gumaling sa kanilang tinamong mga sugat, halimbawa, o kaya yun, nasugatan sila, o kaya ng pilayan. At pagkatapos, ikaw naman sa iyong sarili, maganda ba yung panalangin na, Panginoon, mabuti at hindi ako napasama sa mga nasaktan. Maganda ba yun? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi maganda yun. Pasalamat ka rin, pero unang isama yung mabuti kasi makasarili na ang panalangin mo pag ganun, sabi niya sa akin. So, yun po. Tapos, meron din pong panalangin na kung halimbawa ay isang kapatid ay nakasamaan mo ng loob, ipapanalangin mo na siya ng hindi maganda, ay hindi rin po pakikinggan ng ating Panginoong Diyos ang mga ganong panalangin. So, kailangan pong siyasatin natin ang ating mga panalangin, mga kapatid ko. Nakatala po sa Kawikaan 29 na ang karumal-dumal ng panalangin ay hindi po pinakikinggan ng ating Panginoon. Kahit na tayo po ay nagkakamali, ay pinagkakalooban pa din tayo ng Panginoong Diyos na makapanalangin sa Kanya. Inuutosan niya po tayong gawin ito, mga kapatid ko. Sa ngayon sa talata kanina sa nanauna yung unang Tesalonica 5:17, na ang sinasabi po ay manalangin po tayo walang patid. At sa Filipos 4:6, pwede niyo pong sundan sa Bible, buklatin po ang inyong mga Biblia, na ganito po ang sinasabi, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Natutuwa nga po ako kanina na narinig ko yung tungkol sa kinwento ni Ate Oling na talagang kapangyarihan po at mamisa ang ating mga panalangin. Kinakailangan nating manalangin palagi upang tayo po ay magtagumpay lalo po may mga pagsubok sa ating mga buhay. Ito po ay nadanas ko lang, mga kapatid ko. At kung may paglanais po tayo na lalo pang lumago ang pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoong Diyos, talagang kailangan po tayong laging manalangin. Kagaya po ng nasasaad sa unang Tesalonica 5:17. So, yun lamang po mga kapatid ko, may bahagi ko sa inyo tungkol sa pananalangin. Nawa po ay maging mapanalanginin po tayong lahat, lalo na po kung sa ganitong mga panahon na ating namamalas, na malapit na po talaga ang araw ng pagdating ng ating Panginoong Jesus.